Hello, welcome to my channel. Ito ulit, magdanawin tayo. Si Lancelot, karakter sa Mobile Legend. Yan po siya. Lancelot. Perfume Knight. Malakas na karakter po yan sa Mobile Legend. Mahirap siya patayin. Magaling siya tumakas. Itong dinadrawing ko, ano siya, anime version. Tuturo ko sa inyo yung skill ni Lancelot sa Mobile Legends. Isa-isa. Yung una kong ituturo sa inyo, yung passive skill niya. Yan, with video po yan. Yung soul cutter. Yan po yung kada kumaatake siya. May additional damage kapag nadaanan niya lang parang blink. Ito na mga susunod, yung puncture. Yan po yung pinadaanan niya yung mga character ng sunod-sunod. Yan, hirap patayin niya. Yan. Yung susunod naman, yung pangatlong skill, ay yung pangalawang skill niya. Yan, yung turn close. Parang bigla siyang nawawala dyan. Magiging tatlo siya. Tapos yun, susunod natin yung last skill niya. Phantom Execution. Kasi yung nagte-teleport papalapit sa'yo, may kasamang damage yan. Yun yung mga skill na tuturo ko. Ayan, may shoutout din po pala ako. Kay Mark87TV. Salamat. Naku, patapos na pala ako mag-drawing. Yan, tinatapos ko na lang. Yan, color na ako. Sisimulan ko sa kulay blue. Yan. Shoutout nga pala ulit. GMM Flores. Yan. Nagkukulay na ako. Nga pala, tuturo ko ulit sa inyo kung paano ulit yung technique sa pagkukulay. Bago yun, mag-subscribe muna kayo sa Beast Art. Yan, subscribe po kayo. May arrow po yan. Hit nyo rin yung notification bell para mapanood nyo lagi yung mga video kong ilalabas. Iba-iba rin. Hindi lang Mobile Legend. Minsan Mobile Legend. Yan. Tuturo ko ulit sa inyo. Gagamit kayo lagi ng tatlong klase ng kulay. Sample, kulay blue yung ginamit natin dyan. Tatlong klase ng kulay blue sana yung gagamitin nyo. Isang dark, isang color blue lang yung talagang kulay niya. Tapos susunod nyo yung light blue. Yun yung light blue naman na yun. Yun yung parang nagsisilbing nasisinagan ng liwanag. Pag gumagamit kasi kayo ng mga tatlong kulay na ganun, parang mas nabubuhay yung tinatrawing. Yun kasi yung nakikita ko sa ginagawa ko minsan. Kaya gusto ko rin ituro sa inyo. Sa ibang video ko, may tutorial din na ganun. Lagi lang kayong gagamit ng tatlong klase ng kulay, hindi lang basta isang kulay. Sa totoo lang, baguhan lang talaga ako. Di naman talaga ako magaling mag-drawing, pati mag-kulay. Minsan kasi kapag
ginagawa mo lang lagi. Parang nagiging professional ka na rin. Kaya kayo na, kung nahihilig kayo sa mga pagtatrawing o kaya pagpipaint, huwag niyo itigil. Masaya rin kasi gawin. Gawin yung hobby kapag wala kayong ginagawa. Mag-drawing-drawing kayo. Gawin nyo. Ilagay nyo rin siya rito sa YouTube. Nakakatanggal din kasi siya ng mga problema. Siyempre, nakapokus kayo sa ginagawa ninyo. Yan. Medyo nakakalahati ko yung aking dinodrawing. Kunayan ko. Yan. Kung nakikita nyo, may mga part dyan na matitilim na part. Yan, mga importante rin yun. Isa yun sa mga bumubuhay sa drawing natin. Lagi nyo rin lalagyan ng mga ganun. Mga singit-singit na madilim. Yun kasi yung isang nagdadagdag ng ano yung ganda sa ginagawang drawing. Pasensya na, medyo matamlay ako ha. Tamlay pa ako niyan ha. Yan, sabuk na ako. Pinapass forward ko na yan ha, kasi gusto ko mabilis yung mga panood kung paano ko ginagawa. Tsaka kahit pa paano, may matututunan din kayo. Hindi ko nga lang maituro sa inyo ng mabilis yung kung paano ako naghahalo ng mga kulay. Kasi aabutin talaga tayo ng 4 hours. Kapag medyo pinagalan ko. Alam ko naman yung iba gusto makita agad yung resulta ng ginagawa ko. Tsaka kung paano ko siya ginagawa. Yan. Sa mga shadow na tayo. Yung mga madilim na part. Mahalaga yan. Kita nyo. Nabubuhay na yung drawing natin. Yung final touch nga pala sa mga hindi nakakalat. Ano na po yan? Kumbaga, yung mga natakpan na kulay ng ballpen, ibabalik natin para mas mabuhay yung drawing. Yan o. Sa mga anime na drawing kasi ganyan talaga. Pero kapag painting, wala nang ganyan-ganyan. Hinahaluan lang din kasi natin ng ballpen para mas makita natin yung detalye ng drawing. Kumbaga yung kinulaya lang natin. Yan lang po yung ginamit natin para mabuhay yung drawing natin. Yung kulay. Pasensya na kayo, maitim din yung kamay ko ha. Yan, natatapos ko na. Yung buhok na lang. Yan, tapos na. Yay, tapos na. Sana nagustuhan nyo. Yan yung kabuuan niya. Yan.
Pangit, no? Parang gawa ng bata. Totoo lang, mahirap talaga magkulay gamit yung gouache. Jelly gouache. Hindi rin biro yung paghahaluin niya yung mga kulay. Mahirap kuhain yung isang kulay talaga. Pero kahit pa paano naman, maayos naman din. Yan, salamat. Subscribe po kayo ha. Huwag niyong kalimutan. Bye bye. Salamat po.